Good day everyone, welcome back to SFA channel. So in today's video, I'm gonna give you the latest update on the ongoing renovation of our house. So last time we were doing some wood planks installation on the stairs, and since we're going to install an LED light under each plank, nalaman namin na hindi ganun pala kalalim yung ano, yung canal. So ginawa ng brother ko is nilaliman pa niya yung pinakang canal kung saan ilalagay yung LED lighting. So yeah, more work to do kasi nga you have to install the LED light one by one under each plank. So ito yung ilaw natin. So dapat hindi siya makita, ano? Kaya yan, nakalubog na siya. So malalim na yung lubog niya. Kaya kapag ipapantay na natin dyan, so wala ka na makikitang ilaw. Kasi dati ay parang utlaw siya ng konti, ganito. Ayan, nakaganyan, utlaw siya. Utlaw siya ng konti. Ayan, ganyan. So ang ginawa natin, nilubog na lang talaga ng tudo. Ayan, so wala na tayong makikitang ilaw dyan, kundi liwanag na lang. So malalim na yung kanal dito. So makikita natin dito. Okay, so ito na yung kanal. Malalim na. Okay, ito na yung controller ng ating ilaw sa hagdan. So ito yung pinakang controller niya. At yung mga wire na idinaan natin sa pader ay ikakabit natin dito sa controller lahat. So ito ay 32 steps pero 14 na steps lang yung ating gagamitin kasi 14 steps lang itong nasa hagdan natin. So pagkatapos niyan, ito naman yung power supply niya na magpo-produce ng kuryente para sa controller. Ayan. At yung mga wire ay may mga number na yan. Kita natin may mga number na. Kasi kung hindi natin niya tatandaan ay ang ilaw niyan ay hindi, wala sa sequence. Kaya ito ay dapat ay nasa sequence ang ilaw. Okay, so titestingin natin mamaya. Grout ba yan? Yan yung lalagyan ni Rem ng grout ang mga awang. Kasi malalaki ang awang. Pwede mo namang hati-hatiin muna yan. Baka hindi nyo ilang kayong magpapalit. Dalawa? Sir Jeff. Ikaw lang sinagyan ni ma'am. Dito ako sa Dasma. Ginagawa din ako dito. Pwede na akong ginagawa dito sa yung project. Sige, sige. So, ito na yung mayari. Yan. Naka-fix na ito yan. And dalawang steps na lang. So, may mga tape pa yung mga ilaw natin sa ilalim. So, dito na natin kung iilaw hakbang tayo. Ayun na, nauna na. Ayun. Sa taas. So, hindi siya masyado maliwanag kasi may taklog pa na tape. Yung mga ilaw. Kung papansinin mo, ayan, oh, may mga tape pa. Ayan, may mga tape. Ayan, oh, may mga tape yung ilaw. Ayan, oh, may mga tape. Kasi
Nerds, pipintura nga ay baka mapinturahan. So hakbang tayo dito sa unang hakbang. So paghakbang natin, ayan. So buniwalag agad siya. Ando na, ayun na, ayun na, oh. Ayun na. Tingnan naman natin sa pababa. So may sensor, andyan ang sensor. Hindi tayo napifix. Tingnan natin kung iilaw. Iilaw ba? Yun, iilaw. Tagal. Ayan na. Hindi makita dito. So ayan. So, nakailaw siya. Tapos tingin ulit natin. Pagod niya. Ano rin, kaya pa ba? So, okay na siya, oh. Ito yung pagkakabitan ng tiles natin. Hanggang dito lang to, na? Ito. Oo, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Ayan. Natanggal natin yung pintura. Napaka ano kasi, napaka kapal. Pag kaya na hindi natin tinanggal, matatanggal yung ating tiles. Kaya tatanggalin natin yan, palalabasin natin yung semento para kumapit din dito yung tiles natin. So pagkatapos nito, titik-tikin pa. So this is it now, guys. One of the workers is finally installing the backsplash tiles in the kitchen, and also he's installed already the quartz on the bar counter and the kitchen top. So, eto na guys, after ma-install na yung quartz at backsplash tiles sa kitchen, as you can see, he's just cleaning up the dust and other, you know, remaining dirt. So, gumagawa kami ng drawer ngayon. So, ito na yung aming ginagawa. Bukas ito ay tapos na. Ayan. So, yung mga drawer ay nasa baba at saka yung mga pintuan niyan. mahirap kasi dapat iskolado lahat ng mga box para hindi sumabit pagka hinila. So, ito na yung mga box. Ito yung pinto. So, ito yung tura ng bahay. Go! Ha? Okay, June 28. So, ang accomplishment namin ngayong araw, ngayong week ay itong lababo natin. So, that is almost finished na. Hindi lang mailagay itong kalan dahil hindi pa maayos yung ilalim. So, tingnan natin kung magagawa natin next week. So, ito, lalagyan na lang ito ng fluted wall panel. So yan ay maayos na, lalagyan na lang yun ng wall fluted panel. So yung ating hagdan ay finishing touches na lang yan, kunti na lang. So ang ating railing
ng hagdan natin. So wala pa yung pintura, katatapos pa lang. So ito na yung design ng ating railing. Okay. So makikita natin, ito na yung railing natin. Ayan na. So kami ngayon ay naghahanda na umalis. So ito yung ating window para sa drawer. So hindi pa rin siya nafi-fix. Kinapos kami ng oras. So ito na yung ating drawer. So pinto na lang ang kulang nito. So ayan, pinto na lang. So sa kabila ay ganun din, pinto na rin lang ang kulang yan. So yung drawer natin, meron tayong drawer sa ibabaw. Bali yan ay left and right. So ito yung gitna, hangiran natin ito. Pinto na rin lang yan, hangiran. So dito sa kabilang side na to, ay bukas lang yan. Tapos ready na rin itong mga drawer. Tatlong drawer yan, pagka yan natapos na maganda. So cover na lang ang wala dyan. So yan lang muna ngayon at tayo ay talagang di kakayanin. Pero yung mga pinto nito ay okay na. Natabas ko na rin yun. Finishing touches na lang yun. So konti na lang din lang. So again, so hanggang dito lang muna tayo. So ito na yung ating bagong railing. So binago natin yan. Pinatibay natin. Pinalaki natin yung mga bakal. So may karunting adjustment din kami dito sa railing kasi ang original niyan ay ito. So tinanggal namin yan. Tapos ibinaba namin dito para maging parallel doon sa baba. So kaya mali yung kanilang ginawa eh. So inayos pa rin namin. So ito na yung railing natin.